Isa pong mapagpalang panunood, mga kaibigan, mga kapatid. Kinagagala ko pong makasama kayo sa ating pong ginagawang patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Patuloy po kayong sumusubaybay sa ating ginagawang series na may temang In the Crucible with Christ. Napakabilis ng panahon sapagkat patuloy po nating tinutuklas ang mga magagandang leksyon na ating mapupulot sa ating pagdaan, sa mga pagsubok, sa buhay, sa mga problema na ating pinagdadaanan. Noong mga nakaraan ay pinag-usapan po natin kung paanong tayo ay magiging meek, kung paanong tayo ay magiging patient sa biyaya ng ating Panginoon, at kung paanong tayo rin naman talaga ay sinasamahan ng ating Panginoon habang tayo ay naghihintay sa mga crucibles na dumadaan sa ating mga buhay. At napag-aralan po natin noong nakaraan na maging yung paghihintay can be a crucible in itself. At sa mga kaibigan, sa mga kapatid na sumusubaybay, I hope and pray na nabibless po kayo, nakikinabang kayo sa ating ginagawang pag-aaral na ito. And even for me, mga kaibigan, mga kapatid, I have to say that this quarter has been a blessing for me sapagkat ito po'y naging dahilan upang nang sa ganun ay mas lalong mapalapit ang inyong lingkod sa ating mahal na Diyos. At hindi lamang po yun, mas lalong matutong tignan ang mga bagay-bagay sa mata ng pananampalataya. Kumbaga makita natin na lahat ng mga bagay na nangyayari at pinapahintulutan ng ating Panginoon na mangyari sa ating buhay ay in reality, merong purpose, meron siyang dahilan. And all we really need to do, although it's not easy, is to trust in the Lord, to believe in Him because He knows what is best for us. At sa pag-uusapan po natin sa oras na ito, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay dying like a seed. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakaloob po ng 3 Points Ministries at patuloy rin po na kayo ay sumasama sa ating mga pag-aaral na ginagawa at nawa po ay nabibless kayo. Tayo rin naman ay napapanood, nasusubaybayan sa Hope Channel Philippines. Kung ito pong unang pagkakataon na nakakasama po namin kayo, inanyayam po namin kayo to like,
to subscribe, to follow, to hit the notification bell upang nang sa ganun ay ma-notify po kayo sa mga bawat pag-aaral na aming pong ginagawa o ipinagkakaloob para po sa inyo. Kung kayo po ay sumusubaybay sa pamagitan ng social media, I'm inviting you to please share. Ito pong ginagawa nating pag-aaral, pakishare nyo po sa mga kaibigan ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay, share nyo sa timeline ninyo, gamitin nyo yung mga social media platforms na meron po kayo, lagay nyo yung mga link upang na sa ganun ay makinabang at mabless yung mga kaibigan ninyo. Marahil may mga tao, mga tao sa paligid ninyo na dumadaan sa pagsubok ng buhay and they just need something na mapapakinggan nila upang na sa ganun sila ay maging maayos ang kanilang kalagayan o sila'y magkaroon ng comfort, they can find peace by the grace of God. At ganun din naman, kung kayo sumusubaybay sa television, nanonood po kayo sa Hope Channel sa pamagitan ng television, paki-share nyo na rin po sa mga kapitbahay nyo, sa mga kaibigan ninyo, sa mga churchmate ninyo, na meron tayong pag-aaral na ginagawa upang nang sa ganun ay makinabang po sila at matuklasan nila ang mga magagandang leksyon, mga pag-aaral na ating pong ginagawa. At patuloy po kayo muli sumusubaybay sa series po natin In the Crucible with Christ. At nawa po ay nagiging pagpapala sa inyong pag-aaral na ito. At gusto ko pong kunin ang pagkakataon na ito to say thank you sa mga taong ginagamit natin Panginoong Diyos upang makapagpatuloy ang ating gawain ito. Maraming salamat po sa mga nagbabahagi ng kanilang mga blessings na mga pagpapala upang nang sa ganon ay patuloy po tayong makapaglingkod. Hindi po namin ito magagawa sa aming mga sarili, tanging sa biyaya niya at salamat po at nagpapagamit po kayo kaya po natin nagagawa ang mga bagay na ito. Muli po maraming salamat and all glory and praises belongs to God. At sa pagpapatuloy, nais ko po kayong anyayahan na tayo'y sama-samang yumuko para sa isang panalangin. Ama po naming Diyos, dakilat makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa oras na ito. At muli kaming binigyan ng pagkakataon upang magkasama-sama upang mapag-aralan ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kaming maunawaan ang mga bagay na aming mapapakinggan, ang aming mga mababasa, at nawa po ito ay maging dahilan upang nang sa ganun ay mas lalo po kaming mapalapit sa inyo. O mahal na Diyos, sa aming mga sarili ay hindi po namin kaya. Sa aming mga sarili kami mahihina, ngunit salamat po dahil sa inyong biyaya, sa inyong kapangyarihan, magagawa po namin, mahal na Diyos, na maunawaan at maisabuhay ang mga bagay na ito. O mahal na Diyos, tulungan niyo po kami. At kami po'y naniniwalang sa pamamagitan ninyo, nothing is impossible. Maraming salamat po at alam po namin kasama namin kayo ngayon sa aming gagawing pag-aaral. Patnubayan niyo po kami sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. So muli po isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, anong oras man na kayo ay nadadatnan ng pag-aaral na ito, isa pong kagalakan na kami po'y patuloy na makapaglingkod sa inyo, isa pong kagalakan na patuloy pong maibahagi ang salita ng ating mahal na Diyos at patuloy po kayong sumusubaybay sa series na In the Crucible with Christ at tayo po ay mag-aaral ngayon na ang title po ay Dying Like a Seed. At ang ating pong susing talata ay matatagpuan sa John 12:24 at ang sabi po ay ganito, "Most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain." So dito po kinuha yung title ng ating pinag-aaralan ngayon, Dying Like a Seed. Sapagkat alam po natin, mga kaibigan, mga kapatid, yung seed, ano? It needs to fall and then it needs to wait and it needs to die or give up yung kanyang kalagayan na pagiging seed so that ito ay magbubunga. And so dito po makikita po natin mga kaibigan, mga kapatid, ano? Again, in connection doon sa pinag-uusapan natin sa crucible, dying like a seed, that there are times that we will be allowed to fall. Alright? To fall. And of course, if we will fall, I hope that we will, alam yun, yung tayo ay fall into the hands of the Lord. Ano? Ayan, we are just trying to make it, mga kapatid, na spiritual, ano? Na practical. And then, when we allow ourselves to fall in the presence of God, well, in reality, alam nyo yun, yung hindi naman talaga fall in the presence, but we go into the presence of God, we wait, and then, by God's grace, we die to ourselves. Ano po? Pero ang point dito sa pinag-uusapan natin, yung seed, if i-coconnect daw po natin sa ating mga buhay, yes, there's yung falling, and then when it falls, there's is waiting. Kaya nga po yung huli natin pinag-usapan, waiting. In the crucible, yung paghihintay.
hindi right away ay mangyayari yung mga bagay na ating gusto. May mga bagay na minsan talaga ay hihintayin natin. May hindi kagad ng lahat ng sagot ay matatagpuan natin. And then yung dying mangyayari kasi bakit? Yung seed needs to give up his old state so that it will produce much grain. And so, ito daw po yung kumbaga konsepto na magandang makuha natin sa pag-aaralan natin ngayon. Na dying like a seed, na tayo ay maging tulad nitong seed na i-give up ang lahat ng mga bagay, i-give up natin yung old self natin. Upang nang sa ganon, tayo mga kaibigan, mga kapatid, ay mag-produce ng much grain o tayo ay matransform or mabago. But dito po sa pag-aaralan natin sa oras na ito, may mga bagay na nakakahadlang kung bakit hindi natin magawang to die sa ating mga sarili. May mga bagay na hindi, o kumbaga ito yung nakakapigil upang nang sa ganun ay magawa natin itong kagustuhan ng ating Panginoon na ibigay ang lahat sa Kanya. And of course, we will be talking about that. We will be talking about yung sa ating mga sarili, ano yung mga ginagawa natin, para kung bakit hindi natin magawang maisuko sa ating Panginoon. And pag-uusapan din natin yung importance ng pag-submit, pagsuko natin sa ating mahal na Diyos. Kasi nga, we are talking about dying like a seed, that we have to submit it all, to live our own ways, to live yung ating luma, to die sa ating mga sariling kalagayan. At pahintulutan ng ating Panginoong Diyos ang gumabay, tumulong, magbago sa bawat isa, magpalago sa bawat isa sa atin. And so let me begin dito po sa ating three points, three letter S sa ating pag-aaralan ngayon. At the first letter S na I want to share with you is the word self. Self. Ang isang major reason why we cannot die like a seed, kung bakit hindi natin magawang mamatay sa ating mga lumang kalagayan sa buhay, yung ating mga lumang katayuan, is because of ourselves, as yung ating mga sarili rin. Sariling mga kagustuhan, yung ating mga sariling mga nakikita at marami pang mga bagay. At ito yung matatagpuan natin sa iba't ibang mga karakter sa banal na kasulatan. And in reality, kahit hindi na tayo lumayo, makikita natin talaga na sa ating mga sarili, yung ating mga sarili, madalas ang nagiging hadlang why we cannot experience the fullness of the grace and mercy of God's providence sa ating mga buhay. At ang isang particular story na gusto po nating tignan ay walang iba kundi yung story ni Saul. Alam natin sa banal na kasulatan, o maaaring ang ilan sa inyo ay first time nyo lamang po naririnig, si Saul ay inanoint as king. If you read 1 Samuel chapter 10, verse 1, mababasa nyo po doon that he was anointed as the king of Israel. And then there was a special, kumbaga a specific instruction to him in verse 8, at ang sabi ay ganito, "You shall go down before me to Gilgal, and surely I will come down to you to offer burnt offerings and make sacrifices of peace offerings. 7 days you shall wait till I come to you and show you what you should do." So ito ay merong ibinibigay na specific na order itong si Samuel sa kanya na ito ang dapat mong gawin. 7 days you have to wait until I come to you, hanggang sa ako ay dumating. And I guess marami sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, when we are requested to wait, it's just but difficult for us to wait. Kaya nga po, kung hindi nyo po napakinggan, narinig yung lesson natin last time, ay nangyayako po kayo na pakinggan nyo pong muli. Kasi again, it emphasizes the importance yung waiting, yung paghihintay natin sa ating mahal na Diyos. And so he was asked to wait for 7 days. And yet what happened? Mababasa po natin in the next chapters na he will be rebuked by Samuel because he did not follow the instructions given to him. And so ang sabi ni, again, ang sabi ni Samuel, 7 araw maghihintay ka at ako'y darating doon at sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin mo. Pero tingnan niyo po ang sabi sa 1 Samuel chapter 13 verses 11 to 13. Ang sabi ganito, "And Samuel said, 'What have you done?' Saul said, 'When I saw the people were scattered from me, and that you did not come within the days appointed, and that the Philistines gathered together at Michmash, then I said, the Philistines will now come down to me at Gilgal, and I have not made the supplication to the Lord. Therefore, I felt compelled and offered a burnt offering.' And Samuel said to Saul, 'You have done foolishly. You have not kept the commandment of the Lord your God, which He commanded you.'" And so,
Nakita po natin dito na he was requested to wait. That was the direct order from God through Samuel. At ang nangyari, mga kaibigan, mga kapatid, hindi siya nakapaghintay. Hindi nakapaghintay si Saul because again, he trusted sa kanyang sariling pananaw, sa kanyang sariling mga nakikita. At makikita po natin dito yung mga pattern ng mga nung salita nitong si Samuel. O ni Saul, ang sabi niya, kung babalikan natin yung verse 11, when I saw. Ano? And most of the time, we judge things or tayo ay nagde-decide based on what we are seeing. And I guess, hindi natin mabiblame si Samuel kasi ganyan din naman tayo, di ba? Yung ating pananaw na to see is to believe. Hanggat hindi natin nakikita pag minsan, ay hindi natin kagad pinaniniwalaan. O, di ba? Pag sinabing, alam nyo, kahit ako, pag binabalikan ko yung aking buhay, nung ako'y bata pa, ano po? Di ba? Yung sasabihin na, I saw, nakita ko. Tapos anong mangyayari? Di ba? Yung ano, kung ano yung mga bagay na nakikita mo lamang, yun yung gusto mong paniwalaan na mangyayari. So, alimbawa, sasabihin sa'yo, o sige, hintayin mo lang, bibigay ko to. Di ba, madalas hindi tayo makapaghintay. We want to have it right away. And so, sabi niya, when I saw it, at ang sabi niya, nung ito ang sinabi niya, bigla siya nagsalita at ang sabi niya, ito ang dapat nating gawin. At hindi lamang yun, yung kanyang nakita affected his what he said and it also affected what he felt. At ang sabi niya, siya ay nakompel na gawin yung bagay na yun kahit ang sabi sa kanya ni Samuel ay huwag muna. And I guess, again, i-relate natin sa ating mga buhay, ganun din tayo. Huwag na tayong lalayo, huwag natin sabihin, grabe naman si Samuel, o grabe naman si Saul, ba't di siya sumunod? Tayo rin naman, mga kaibigan, mga kapatid, most of the time, we believe on what we see. And that's why, when we talk about faith is the assurance of things not seen, the evidence of things hoped for. Kung baga, hindi natin nakikita, pero tayo nagtitiwala. Kaya nga po, when we talk about Hebrews chapter 11, faith is believing that God exists even in our crucibles. Even if it means life or death or you will receive it or not, you believe that God exists and that He is a God of love. And so, dito po mga kaibigan, mga kapatid, makikita po natin that really, yung greatest battle natin, yung self natin, kaya nga, Jesus Christ in His, when He was still alive and what was written in Matthew, Mark, Luke, John, makikita po natin doon na sinasabi madalas sa ating Panginoon Hesus Kristo na talagang ang kalaban natin ay ang ating mga sarili. Kasi nga, bakit? We decide on what we see, what we feel, and most of the time, yung nakikita natin ay mga bagay na limitado. Mga bagay na hindi kompleto. Hindi natin nakikita yung future. Nakikita lamang natin yung nasa ating harapan. And that is why, pag nakikita natin yung nasa ating harapan, ang tendency, we complain. Lalo na pag nakikita natin mga problema, tulad ng mga Israelita, kita nila mga problema, they cannot see the other side of the Red Sea. Ano po? Or maybe they can see the other side but they are focused on the sea before them. And so, hindi nila makita na yung pangako ng Diyos that He is in control, that He will not neglect them, He will not forsake them. And I think that's also happening to many of us. Hindi natin makita yung kabuuan ng mga bagay-bagay because again, we are limited as human beings. But again, that is not an excuse. And that is why we are requested to have faith and to believe God. So, pagtitiwalaan natin ay hindi yung ating nakikita lamang, hindi yung ating sinasabi lamang, hindi yung ating nararamdaman lamang, kundi kung anong sinabi ng ating mahal na Diyos. Kaya kung sinabi ng ating Panginoong Diyos, we have to wait, then we have to wait. But again, hindi ko po sinasabi ito na madali lamang ito. That's why we need the grace of God. We need to really believe in Him. We need to know Him para nang sa ganun, magawa po nating makapagtiwala na pag sinabi niyang maghintay ka, makapaghihintay tayo. Pag sinabi niyang, sige lang, ano ka lang, tiwala ka lang, makapagtitiwala tayo. Kaya ang sabi pa dito, tingnan niyo mga kapatid, ang ganda lang sinabi ni Bergen R.D., isa sa librong aking nabasa, in studying this lesson, ang sabi, Saul responded to the question defensively, blaming three other parties for his act of disobedience. His soldiers who were scattering, Samuel who did not come at the set time,
and the Philistines who were assembling at Michmash. He was compelled or forced himself to perform the sacrifice because he feared that the Philistines would attack him before he had sought the Lord's favor. And tingnan nyo ito, sabi niya, it is ironic and symptomatic of Saul's spiritual dullness that the king believed he could obtain the Lord's favor through an act of disobedience. Ironic, mga kabihan, mga batid. So, isa-isay natin yung kanya sinabi, no? Merong ginawang blaming itong si Saul. And hindi ba ganyan din na nangyayari? Madalas, mga kaibigan, mga kapatid, when we already realize na mali yung ating naging desisyon, na merong clear instructions sa Panginoon na ito ang dapat nating gawin, and most of the time, instead of just saying sorry for what we have done, ano pong ginagawa natin? We start to blame the people around us. We start to blame yung situation. We start to blame yung mga pangyayari sa ating paligid natin. And again, this is a wonderful lesson for us. That yung paghihintay sa ating Panginoon really requires, kumbaga to wait sa sagot ng ating Panginoon really requires that we surrender ourselves to Him. At madalas itong self natin ang nagiging dahilan para hindi tayo makasunod. At ang sabi, tingnan niyo, yung sabi niya yung ironic, ano? Ironic talaga. Na iniisip niya na mabibless siya sa pag hindi niya pagsunod. And I guess siguro dito pumapasok yung sinasabi ng mga, minsan di ba yung merong clear instruction ng Panginoon, tapos sasabi ng mga tao, maintindihan naman siguro ng Panginoon na kaya ako ginawa ito kasi yung nangyayari na sa paligid ko, itong mga bagay na ito, itong mga bagay na ganyan. Di ba minsan ganun yung nangyayari? And then we expect na by disobeying what the Lord said, we expect na yung problem natin, yung ating mga hinaharap ay magiging okay. And so, sabi pa dito, we rely on our own human eyesight, which leads us to rely on our own human thinking, which leads us to rely on our own human feelings, and then we act on these feelings. And so, dito siguro sasabi natin na yung mga nakikita ng ating mga mata is truly limited. Truly limited. And even the way we interpret yung mga bagay na nakikita natin is also limited. Is also limited. And hindi lamang yun, yung action natin because of the limitation of what we are seeing, the limitation of what we are thinking, how we interpret things will lead us, mga kaibigan, mga kapatid, to do things na taliwas sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos. And again, ultimately, this is the issue of self-reliance. So pag nangyayari yung mga bagay na ang nakikita natin ay limitado, yung interpretasyon natin ng mga bagay-bagay ay nagiging limitado o masyadong negatibo, babalik tayong muli sa ating mahal na Diyos. At paniniwalaan natin yung kanyang sinabi because we know and we believe that He knows what is best for us. Amen? Kumbaga, babalik pa rin tayo dun sa konsepto at alam nyo, maganda natin sabihin, Lord, nagsisimula na naman po kong magtiwala sa aking nakikita, nagtitiwala sa aking iniisip, and I feel like this is impossible. But Lord, help me to trust in You. Tulungan mo kong magtiwala sa kung ano yung iyong nais, kung ano yung nakikita mo because I know that we know that you know what is best. Kaya po again dito, yung issue ng self, yung tayo nagtitiwala masyado sa ating mga sarili, and that is why most of the time we cannot die like a seed. And I guess marami ring mga ganito nangyayari even in the church ministries. Alam nyo, may mga nakakausap ako na ganyan ang pananaw, na para bang alam mo yon, dapat pang magpaplano lang, ganito lang, dapat hindi na kinukonsider yung mga, alam mo yon, yung parang kung ano lang yung kaya natin, yun lang ang gawin natin. And that's why I'm very blessed, ano? May naging, kumbaga yung naging pastor na nag-guide sa akin, nang sabi niya, talagang dapat kung magpaplano tayo, meron tayong laging faith factor. Hindi tayo aasa lang doon sa kaya ng church natin. Hindi tayo aasa doon sa kaya lang natin gawin. Talagang aasa tayo sa ating Panginoon kasi yung nakikita natin limitado. Halimbawa, pag-aaralan mo yung, titingnan mo yung funding, titingnan mo yung mga bagay-bagay na yan. Makikita mo, di ba? O makikita natin, o siguro hanggang dito lang. But again, we do not limit ourselves to that. Because we have a big God who can provide for us.
And so number one, mga kaibigan, mga kapatid, we are talking about yung self. Yung ating mga sarili, yung pag-rely natin sa mga nakikita natin sa ating iniisip, and that's why yung actions natin is affected with what we are seeing and what we are thinking. And that's why this is an invitation to continue to look beyond. To look beyond. Makita natin ng higit pa doon sa nakikita lamang natin. Ngayon na nakikita natin, it's a world filled with problems, filled with sorrow, filled with pain, death. Maraming mga kaibigan, mga kapatid, na negative tayong nakikita. But I hope that we will look beyond and see yung plano ng ating Panginoong Diyos para sa bawat isa sa atin. And so, again, number one, mga kaibigan, mga kapatid, yung self. Why we cannot die like a seed is because yung self natin, hindi natin nagagawang minsan magtiwala ng lubusan sa ating Panginoong Diyos. And again, mga kapatid, no one is excused. Maging ang inyong lingkod, nakikita ko po sa aking buhay na madalas nagtitiwala lamang ako dun sa mga nakikita ko, sa mga bagay na aking iniisip. And so this is an invitation for all of us na magtiwala sa Diyos na nakikita ang lahat, sa Diyos na alam ang lahat. And we ask Him to help us to rely on Him at hindi sa ating mga sarili. Now, let's proceed to the second point. Now, we talk about yung self. Okay, we talk about yung self, yung kung paano ito'y nagiging hadlang upang sa ganun ay hindi tayo makapagtiwala sa ating Panginoong Diyos. Number two, which is also related to number one, yung tinatawag na substitute. At palagay ko, dun sa mga nakapagbasa ng ating babasahin, ng ating leksyon, ay madali ninyo mare-remember itong mga sinasabi kong three points dahil nandun din naman sa lesson in itself. Ano? So, substitute. Bakit substitute? Kasi madalas ang nangyayari, mga kaibigan, mga kapatid, we find substitute. Ano? Salip na magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos, nagtitiwala tayo sa ating mga sarili, at ano yung mga substitute na ginagamit natin instead of relying on God? Well, basahin muna natin ito, Zechariah 4 verse 6. So he answered and said to me, "This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts." Ayan, ang ganda, no? Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Tayo makapagtatagumpay hindi sa ating sariling lakas, hindi sa ating sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihang nanggagaling sa ating mahal na Diyos. Amen? Pero, ang normal tendency, ang human nature natin, is we try to look for substitute instead of trusting in the Spirit, instead of trusting in the Lord. Again, kanina pinag-usapan natin yung sa self, ano? Yung nakikita natin, yung iniisip natin. Now, we are talking yung mga substitute na ating ginagamit. At alam nyo, merong three substitute that we may use instead of God. Number one, tingnan nyo ha, using human logic or past experience when we need fresh divine revelation. Ayan, ano? So, yung nagtitiwala lamang tayo sa kaya nating i-analyze. Ito lang yung in-analyze nating mabuti, hanggang dito lang, ito lang ang kaya natin. We cannot go beyond that kasi ganito ganyan. Human logic. And then past experience, hindi namin na nagawa yan nung nakaraan, so hindi natin magagawa ngayon yan. Hanggang dito lang tayo. Ano? Minsan naman, pwede rin naman natin sabihin, nakaya ko na yan. Naalala ko nung dati ganito, nagawa kong malagpasan yung pagsubok na yan dahil, alam mo yun, dahil nagawa. Yung mga dati mong naging karanasan, minsan pinagtitiwalaan natin ng sobra na parang ang nangyayari tuloy, instead of relying on God, nagtitiwala na tayo dun sa ating mga naging sariling experience. Ano? So again, may danger dyan, mga kaibigan, mga kapatid. Ano? Kaya ako, alam nyo, ang realization ko dito, yes, it's good to have experiences. Maganda magkaroon tayo ng karanasan. Pero habang nakakatulong yung ating mga nakaraan na mga karanasan para sa mga hinaharap nating mga pagsubok, mga hinaharap nating sitwasyon, kailangan matuto rin tayo na lalo pang magtiwala sa ating Panginoon. Kumbaga, kung meron tayong matututunan mula sa mga nakaraan nating karanasan hanggang ngayon, ay yung matuto tayong magtiwala sa ating mahal na Diyos. Hindi yung magtiwala tayo na ay nalagpasan ko na noon, kayang-kaya ko ngayon yan. Kasi there will come a time na may mga crucibles na darating sa ating buhay. May mga sitwasyon, may mga tao na darating sa ating buhay na alam mo yun, akala mo na ranasan mo na lahat.
Akala natin, napagdaanan na natin lahat, na-meet na natin lahat ng klase ng tao. Then may darating pala na mas matindi pa. At alam mo yun, hindi ka makakuha ng lakas o hindi magiging sapat yung mga naging karanasan mo. Alam nyo mga kapatid, naalala ko po, bilang pastor ng 12 taon, alam mo yun, ako po ay dumaan sa iba't ibang mga uri ng mga churches. Ano? Nasain po tayo dun sa rural na rural, nasain naman tayo sa urban na urban, nasain naman tayo doon sa mga ano yung mga matatapang, nasain tayo doon sa mga matatalino. At alam mo yun mga kaibigan, mga kapatid, parang minsan iniisip ko, napagdaanan ko na yan. Okay na, alam ko na yung gagawin ko by God's grace. Pero alam niyo, talagang may darating at darating na mga tao sa iyong buhay na minsan you cannot understand. Wala kang mapagkunan ng lakas ng experience paano i-handle yung mga ganito. Alam mo yun, yung may mga tao pa na alam nila yung naging karanasan mo, i-assure ka nila na hindi mangyayari yung mga ganun, pero mas malala pa pala yung gagawin sa'yo. Ang point mga kaibigan, mga kapatid, hindi magiging sapat yung ating mga karanasan noon. At ang kailangan natin ay yung divine revelation, new, fresh revelation from God, how we can go about it. And so again, while experience, while human logic is important, yung pag-analyze is important, yung experience natin nakaraan nakakatulong, huwag tayong magtiwala lamang doon. Magtiwala tayo sa ating mahal na Diyos. Again ha, mga kapatid, balansehin natin. Hindi ko sinasabing hindi nyo kailangan yun. Kailangan po natin yan. Yung experience, nakakatulong yan. Yung human logic, nakakatulong yan. Pero yung magtiwala tayo doon lamang, hindi magiging sapat. At darating ang panahon talaga, marirealize natin, hindi sapat. Number two, blocking problems from our minds when we need divine solutions. Ayan, ano, yung binablock natin yung problems sa ating mga kaisipan. Sa halip na higin natin yung solusyon sa ating mahal na Diyos, palagi ko, nararanasan nating mga tao ito. Kung kayo po ay may mga grupo na sa kumpanya or kung ano pa man, minsan siguro kahit sa church board, ano, yung minsan diba, yung problems parang mas nagpo-focus tayo doon. Yun ang natatanim sa ating mga isip sa halip na ang kunin natin ay ang solusyon na nanggagaling sa ating mahal na Diyos. Ano pa? Sabi pa dito, yung number three, yung another substitute, escaping reality and avoiding God when we need communion with God for divine power. Ayan, ano, nag-escape sa reality. Kumbaga, ito yung hinaharap na pagsubok, ito yung hinaharap na mga sitwasyon. Ang nangyari, mga kaibigan, mga kapatid, we escape. Tinatakasan natin yung realidad na may hinaharap tayong problema. At sa halip na tayo yung makipag-usap sa ating Panginoong Diyos, gumahanap tayo ng ibang mga, alam yun, we are trying to escape. At ano yung mga escape? Ano yung mga escape, mga possible escapes na substitute na ginagawa ng tao? Halimbawa, may problema. Anong ginagawa ng iba? Instead of facing the reality, ano pong gagawin? Yung iba, makikita mga kapatid, they will go shopping. O di ba? They will go shopping. Mamimili sila. Trying to escape the reality of the problem instead of talking to God, pagsa-shopping. Thinking na yung pagsa-shopping will solve the problem. Pero after mag-shopping, ano mangyari? Marirealize ulit, babalik ulit, may problem pa rin pala talaga. Hindi pa pala na-solve yung problem. Alam nyo, nangyari sa akin yan. Naalala ko na minsan, una ko pa lang sa pagsiserve bilang pastor, na-stress ako ng todo, mga kaibigan, mga kapatid. At alam nyo, inisip ko, siguro pag ako'y nagkaroon ng yung gadget na ito, siguro masosolve yung problem ko. Alam nyo, ginawa ko, wala pa akong pera. Naalala ko, ang sahod ko noon is parang nasa 8,000 monthly. Ano, 8,000? Alam nyo, ginawa ko, mga kaibigan, mga kapatid. Akala ko, trying to escape the reality, shopping ang ginawa kong solusyon. Binili ko yung gadget, nakiswipe ako ng credit card sa aking mother. At anong nangyari mga kaibigan, mga kapatid? Tuwang-tuwa ko yung first 1 week, second week, third week, fourth week. But then I realized later on na kahit meron ako nun, yung problema ang aking kinakaharap, nandun pa rin. At alam nyo nangyari, I end up with a bigger problem. Alam nyo kung bakit? Meron ka na nga problemang hinaharap. Tapos ngayon, problema mo pa ngayon yung monthly payment doon sa gadget. Ano? Makabihan mga kapatid. Instead of just talking to God. O ano pa, makabihan mga kapatid. May mga ilan that they will escape reality. Anong gagawin nila? O pupunta na lang sa barkada. Makikipagbarkada. Again,
Praise God kung meron po kayong mga barkada, kaibigan na nakakatulong sa inyo, na masolve yung inyong problem, mapalapit sa ating mahal na Diyos. Pero kung yung barkada naman, ay alam mo yun, yung pansamantala ka lang, yung magiging masaya kayo, magkakasama kayo, magkikwentuhan kayo, magja-jamming-jamming kayo. But later on, yung problem mo hindi naman na-solve. And so, what the lesson is trying to point us, may mga substitutes na tayong ginagamit, ginagawa, na akala natin makakatulong sa problema natin, but in reality, it's not. Hindi makakatulong. And so the best thing that we can do is to have a communion with God. Makipag-uusap sa ating Panginoon Diyos, kayo mga kaibigan, mga patid, ano yung nagiging substitute nyo to escape the reality of the situation that you are facing. Yung iba, alam ninyo, pagkain. Eating. Ano? O ayan, walang masamang kumain ha. Pero pag minsan na nangyayari, nagiging alam yun, pag may problema, kain na kain. Diba? Okay, saya ka, makakain ka na masarap. Pero later on, marirealize mo, yung problema mo na dyan pa rin. Hindi nawala. And so, ito mga kaibigan, mga kapatid, sinasabi sa atin, sa pag-aaral natin ngayon, escaping reality. Maring tayo tumatakas doon sa ating kinahaharap na realidad. At ang kailangan natin ay walang ibang makipag-usap sa ating Panginoong Diyos. So He can give us a divine revelation how to go about it. And so, again, we talk about yung self-substitute. And again, ano po yung mga substitute na naiisip ninyo na minsan nagagamit natin? Na-mention ko yung pagsa-shopping, pagbabarkada, pagkain, minsan yung iba pagkipagrelasyon, nakala nila masosolve yung problem nila pag sila nakipagrelasyon. At marami pang iba, ilagay nyo dyan, i-share ninyo. Ano yung nakikita nyo mga possible substitute na ginagamit natin? But at the end of the day, we need to go back and have a communion with God. Because it is God who can help us. Amen? And so number one, in order for us to die like a seed, we need to look at ourselves. Ask the Lord to reveal to us ano yung parte ng ating mga self na hindi natin naisusuko sa Panginoon. Number two, we need to look at the substitutes. Baka yung mga ginagawa natin sa paligid natin, hindi natin napapansin mga substitute na pala ito. Kaya hindi natin magawang maisuko ang buhay natin sa ating Panginoong Diyos. Yung akala natin normal lang ng ginagawa natin, yun pala, ito na pala yung ginagawa natin para lang nang sa ganun makatakas tayo dun sa sitwasyon natin at hindi natin naiisip na ang tanging paraan para matulungan tayo makipag-usap at lumapit sa ating mahal na Diyos. And number three, linagay ko po dito, in order for us to die like a seed, yes, we talk about self, we talk about substitute, but the last point that I want to share with you, which is connected from the start, the first point up to now, is the word submission. Of course, we've been talking about this, I've been mentioning from the start, mula po nung first point hanggang second point, we need to have communion with God, we need to submit ourselves to God. Ang sabi sa Philippians 2:5-8, let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men and being found in the appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Ang pinupunto ng ating leksyon, ang pinupunto ng ating talatang binasa, magkaroon tayo ng kaisipan na tulad sa ating Panginoong Jesucristo, na siya'y nagpakababa, at hindi lamang nagpakababa, siya mga kaibigan, mga patid, was obedient up to the point of death. Siya'y sumunod hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At palagay ko mga kaibigan, mga patid, this is a challenge for all of us. Because normally, we just want to attend when things are going well. Parang gusto lang nating obey pala. We just want to obey when things are going well. We just want to obey kapag okay yung lahat ng mga bagay. We just want to obey kapag, alam mo yun, pag smooth sailing. Smooth sailing yung mga bagay-bagay. Wow, gusto lang natin sumunod pag pinagpapala tayo. Gusto mo lang natin maglingkod kapag okay yung lahat ng sitwasyon. Alam mo yun, yung parang nasa comfort zone ka lang, ayaw mong lumabas, gusto mo lagi ka lang nandun. Ah, na-stuck ka lang. Gusto mo lang maging comfort zone eh. Ano? Yes, kailangan nating mag-ingat, kailangan nating maging safe pagdating sa paglilingkod natin. But hindi rin pwedeng maging hindrance yung mga bagay na ito
Uban ng sandali tayo lumabas at maglingkod sa ating Panginoon. Sumusunod lang tayo madalas pag okay. Ang lahat comfortable. Ang lahat ng mga bagay. Kaya alam nyo mga kaibigan, mga patid, I am truly blessed na binigyan ako ng Panginoon ng pagkakataon to experience yung life ng pagiging isang misyonaryo, misyonero, missionary, na kung saan ay nakapaglingkod tayo ng isang taon, na tayo ay, alam nyo po yun, yung wala kang ibang inaasahan kundi yung biyaya ng Panginoon. Nakapaglingkod po ako na, alam nyo yun, yung maging yung kakainin mo sa araw-araw ay ipinapanalangin mo sa ating Panginoon. Yung pupunta ka doon sa lugar at ang sasabihin sa iyo ng lugar ay, Pastor, ang kaya ay ganto lang po yung ano namin. And alam mo yun, yung it's okay. At naalala ko, meron ako mga napuntahan noon nung ako ay nag-missionary for a year na talagang without salary. At hindi lamang yun, yung sasabihin pa sa iyo na ay wala po kaming place na ganito. Alam mo yun, yung hindi natin pahihintulutan na yung mga yan ay makahadlang para sa gawain ng Panginoon. Naalala ko noon, matutulog ka lang sa karton, matutulog ka lang sa semento. Alam mo yun, kahit saan, basta lang makapaglingkod sa gawain ng ating Panginoon. Ano po? And so, yung pagsunod natin, yung submission natin, ay dumating dapat sa pagkakataon o sa panahon na hindi lamang tuwing komportable tayong maglilingkod, kundi magpapatuloy tayong lumakad sa pananampalataya, even if it means it will hurt us. At alam niyo mga kapatid, ang gandang reminder nito, kahit po para sa akin, personally, habang pinag-aralan ko ito, kasi alam niyo yun, ngayon na tayo ay naglilingkod, tayo ay sumasahod, alam niyo yun, yung minsan parang we just want to be comfortable. Parang, alam mo yun, parang kailangan lahat nandyan. But again, we need to obey, we need to submit ourselves, we need to humble ourselves before the Lord. At kahit alam mo yun, kahit anong mangyari, susunod tayo sa Panginoon. Amen? Kahit ang ibig sabihin yan, alam mo yun, mawalan ka ng resources, mawalan ka ng sahod, mawalan ka, susunod tayo sa Panginoon. Because at the end of the day, when we do that, God will provide. Amen? God will bless us. Amen? Kaya dito mga kapatid, mga kapatid, kailangan magkaroon daw tayo ng kaisipan ng katulad sa ating Panginoon sa Kristo na sumunod siya, he submitted it all. At ang sabi ni Barton Beebe dyan, the believers should adopt the same attitude of frame of mind that was found in Jesus Christ, their Lord. Paul was speaking to the Philippian church as a whole, describing the church's attitude that each believer as part of the whole was to have Jesus' attitude of service so that the entire church would be thus characterized. Kumbaga, yung konteksto na sinasabi nito ni Pablo ay dapat tayong lahat naman na nanampalataya. Ay ganito ang iniisip natin. At hindi lamang iniisip natin yung ating mga sarili, iniisip natin yung kalooban ng ating Panginoon Diyos, makapaglingkod tayo, makasunod tayo, we submit it all to Him. Alam mo yun, yung kahit na hirap na tayo, Lord, hindi ko maintindihan, Lord, parang ganito, pero nagtitiwala ko sa iyo. Lord, nangangailangan para sa gawain ng Panginoon, I will give this to you, Lord, ikaw na pong bahala. I trust in you. If there is an impression from the Lord to do it, do it. Give it all to Him. Submit it all to Him. And so yung journey natin, yung dying like a seed will happen when we have that mindset, that same frame of mind just like Jesus Christ. Na willing i-give all. Sumunod hanggang sa kamatayan. Alam mo yun, kahit mawala yung buhay natin, mawala yung mga bagay na pinapahalagahan natin. At alam nyo mga kapatid, mga patid, again, lahat po tayo, ako po hindi excuse. We need to continue to grow in Christ. Na maging handa tayong ibigay lahat para sa Kanya. Ano pa? Tuloy natin, ano? Ganda na yun, no? Pwede nating tapusin nun, pero mayroon pa. Sabi sa Romans 12:1-2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. So para malaman daw natin yung kalooban ng ating mahal na Diyos, malaman natin yung will Niya, para sa atin,
Dito po sa talatang ito, mula verse 1 hanggang verse 2 ng Romans 12, makikita natin yung tatlong bagay, ano? Makita natin yung magkaroon tayo ng tamang pagkaunawa ng mercy, ng karakter ng ating Panginoong Diyos. And so to know the will of God, we need to know His character. We need to know His mercy because it is in knowing His character, it is in knowing who He is. Doon natin maiintindihan, mga kapatid, kung ano yung nais ng Panginoong Diyos. Kasi kung hindi klaro sa atin na siya'y mapagmahal na Diyos, siya'y maawaing Diyos, siya'y mahabaging Diyos, mai-interpret natin yung mga bagay-bagay in a negative way. At hindi lamang yun, after na makita natin yung kanyang karakter, we offer ourselves as a living sacrifice to God. Ibigay natin lahat sa ating Panginoon. At hindi lamang yun, kailangan ma-renew yung ating mga isipan. At maririnyo ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu kung patuloy po tayong sumusuko at sumusunod sa kanyang kalooban. And so, kung gusto nating malaman yung kalooban ng Diyos, again, we need to die like a sin. We need to know who God is. We need to offer everything that we have to Him. At ang ating mga isipan, kailangan ang pumasok ay walang iba kundi yung kagustuhan o yung kalooban ng ating mahal na Diyos. Ma-renew yung ating mga isipan. And again, alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, yung ating kaisipan, talagang it needs renewal. Kasi bakit? Alam nyo naman, yung mundong ating ginagalawan, yung mga ipinasok sa ating mga kaisipan ay mga bagay na minsan ay hindi maganda, hindi maayos. Yung mga nakikita natin sa paligid, especially the media na meron tayo ngayon, maging sa social media, yung mga napapanood ngayon, ang mga naipapasok sa kaisipan ng mga tao ngayon, ng mga kabataan ngayon, mga bagay na hindi maganda. And so our minds needs renewal. And it can only happen through the power of the Holy Spirit. Hindi ito mangyayari sa ating mga sariling kakayanan o sa ating sariling kagustuhan or kapangyarihan lamang. Of course, hindi sa ating sariling kapangyarihan. Kailangan natin ng biyaya ng Panginoon. Of course, yung will natin na yung kalakasan ng gagaling sa ating Panginoon na magawa nating makasunod at magdesisyon tayo na talagang mabago yung ating mga kaisipan. And of course, in the renewing of our minds, may mga bagay, may mga actions na kailangan nating gawin upang nang sa ganun mangyari at maranasan natin itong pagbabagong ito. Kasi kung hindi, hindi natin mararanasan. Hindi natin magagawa, mga kaibigan, mga kapatid ko. And again, babalik tayo sa pagkaunawa kung anong klaseng Diyos siya. And of course, babalik tayo sa Bible. Babalik tayo sa pag-aaral ng Banal na Kasulatan. Babalik tayo sa pananalangin. Babalik tayo doon sa mga basics ng pakikipag-usap sa ating mahal na Diyos. At hindi lamang yun, another story na maganda, mga kaibigan, mga kapatid. In order to die like a seed, not only that we need to have the same mind just like Jesus Christ. Of course, Jesus is our example. Tayo willing, dapat na sumunod hanggang sa point ng kamatayan. At hindi lamang yun, kailangan na makilala natin siya ng lubusan at i-offer natin ng lahat sa Kanya. And of course, kailangan lagi rin tayong nakikinig. Naalala niyo yung kwento ni Samuel nung siya'y tinatawag ng ating Panginoon. At alam mo yun, yung ulit-ulit siya bumabangon, nakala niya yung siya'y tinatawag ng prophet o nung priest, and later on sinabihan siya itong sabihin mo. At ang sabi sa verse 10 na ganito, 1 Samuel 3 verse 10, "The Lord came and stood there calling at us the other times, Samuel, Samuel. Then Samuel said, speak for your servant is listening." Mga kapatid, mga kapatid, in order to die like a seed, we need to continue to listen to the still small voice of God. Patuloy nating pakinggan ang kanyang panawagan sa bawat isa sa atin. Patuloy nating pakinggan kung ano ang nais niyang ipagawa sa bawat isa sa atin. Patuloy nating pakinggan kung ano yung kalooban niya sa ating mga buhay. Patuloy tayong makinig sa kanya. And again, this is a challenge for many people. Kasi madalas, di ba, gusto nating mapakinggan but we don't want to listen to the people around us. So kailangan daw po tayo yung makinig at lalong higit makinig tayo sa ating mahal na Diyos. Alam nyo, naalala ko na minsan, meron akong nabasang isang kwento dyan. At ang sabi, alam nyo, sabi nung nagpe-preach yung pastor. At ang sabi ng pastor, lumapit kayo kung sino man sa inyo ang may mga prayer requests. Lumapit kayo kung meron sa inyo nangangailangan ng kagalingan, lumapit kayo. Tapos bigla may lumapit na lalaki. Paglapit ng lalaki, ang sabi, "Sir, Pastor, please pray for my hearing.
At right away, alam mo, hindi pa natatapos magsalita yung lalaki. Ang ginawa kagad ng pastor, hinawakan yung tenga nitong tenga ng lalaki. At ang sabi, pinag-pray niya, sabi niya, Lord, nandito po ang isang kapatid at nangangailangan ng kagalingan sa kanyang pakikinig. Tulungan niyo po siya na mapakinggan niya ang iyong tinig, maging malinaw ang kanyang tenga, maging maayos ang kanyang tenga, at maging maayos ang kanyang pakikinig. Lord, tulungan niyo po, pagalingin niyo po ang tenga niyang ito. At pagkatapos, di pa na kontento, dalawang kamay, Lord, tulungan niyo po. At alam niyo, after nung prayer, sabi nung pastor, Brother, how is your hearing right now? Alam, sagot nung lalaki, Pastor, hindi ko po alam kasi yung hearing ko po nakaschedule po next week pa po. Yung pala mga kapatid, mga batid, hindi pala hearing na pandinig. Hearing sa korte ang pinasabi pala. Kaya lang hindi kagad pinakinggan ng pastor, na excite kagad, pinanalangin kagad. Ang point ko mga kapatid, mga batid, people will misunderstand us. And sometimes you don't want to listen. Madalas, hindi tayo maintindihan ng mga tao sa ating paligid. At minsan tayo naman, may sinasabi pa sa atin, hindi pa natatapos, hindi na tayo nakikinig, nagkukonklude na tayo kagad. But again, when it comes to our relationship with God, I hope that we will listen to what He is saying to us. And not only that, the good news is, when you listen to God, you will realize that God is really listening to us. When we open our hearts, when we open our burdens to Him, mga kabigan, mga kapatid, He is listening to us. And I hope that we will listen to Him. We will try to hear the still small voice of God in everything that we do, so we can die like a seed and we will be transformed by the power of God. At ang sabi dito sa pagtatapos, for us truly to submit our wills to our Father's will, we must recognize the dangers of relying on ourselves and on substitutes for God's word and power. A submission to God's will is at the heart of Christ-like life. God may allow crucibles to teach us dependence on Him. Papahintulot minsan ang mga crucibles upang nang sa ganon matuto tayong magtiwala sa ating mahal na Diyos. At alam nyo, minsan mga kapatid, ayun, yung sinasabi nga po natin, yung mga crucibles, there are times na pahihintulutan tayo mag-fall. At alam nyo yun, pag tayo yung nag-fall, mga kaibigan, mga kapatid, alam nyo yun, babagsak, may mga pagsubok na papagdadaanan, and there are times that we need to wait for the answers. Hindi kaagad dumarating yung kasagutan, pero kung patuloy tayong magtitiwala sa ating Panginoong Diyos, we will die to our old self. Tayo matututong magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Matututo tayong alamin ang kanyang kalooban, at pag nangyari yun, tayo'y matatransform and we will produce much more grain. Nawa po'y na-bless kayo sa ating pinag-aralan ngayon. Again, ang 3 points po natin, number 1, self. Pag-pray po natin na i-reveal ng ating Panginoong Diyos yung mga points, mga ideas, o yung mga pagkakataong we rely sa ating mga sarili. Number 2, we talk about substitute. Ano yung mga possible na ginagamit na pala natin, na substitute na pala, na salip na magtiwala sa Diyos, yun na nagiging paraan natin. And number 3, we talk about submission. And when we say submission, we go back to Jesus Christ. We look at the life of Christ, who humbled Himself, and He was obedient up to the point of death, even the death of the cross. And then, hindi lamang po yun, let us know God each and every day. Is offer natin ang buhay natin sa Kanya. Mabagong ating mga kaisipan, makinig tayong lagi sa Kanyang tinig, sa Kanyang boses na nakikipag-usap sa atin, because God wants to reveal Himself to you, mga kapatid. God wants to reveal Himself to us only if we will listen. Let's bow our heads. Let's pray. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa aming napag-aralan po ngayon. Salamat po't muli kaming pinaalalahanan na tunay pong dapat kaming magtiwala sa inyo lamang. Umihingi kami, mahal na Diyos, ng kapatawaran sa mga panahong kami nagtitiwala sa aming mga sarili, pinagkakatiwala namin yung aming mga iba't ibang mga substitute, yung aming mga karanasan. Minsan we try to escape the reality. Alam nyo, Panginoon, na minsan ang ginagawa po namin, akala namin masosolve yung aming mga problema sa pagsashopping, sa pagbabarkada, sa pagpasok sa relasyon, sa pagkain, at marami pang iba.
Ngunit Lord, salamat po at pinalalanan kami that the best thing we can do is to submit ourselves to you. Lord, tulungan niyo po kami na tulad ng aming Panginoon Jesu Kristo. Kami po'y magpakababa at sumunod lamang sa inyo. At kahit na hindi magandang mga nararanasan namin, kahit ng sitwasyon ay hindi maganda, Lord, tulungan niyo po kami magtiwala at sumunod lamang sa inyong kalooban. Lord, help us to hear your still small voice talking to us. Tulungan niyo po kami, Panginoon, malaman ang kalooban niyo para sa aming mga buhay. Hinihiling ko po na patuloy niyo pong gabayan ang mga kaibigan, mga kapatid na nakakasama po namin sa pag-aaral na ito. At nawa po, Panginoon, mas lalo po kaming lumago sa pagkakilala sa inyo sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po kaming lahat. At muli po, maraming salamat sa pagkakataong ibinigay niyo po sa amin upang makapag-aral ng inyong mga salita sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Muli po, maraming salamat, mga kaibigan, mga kapatid, sa inyong pong pagsama sa ating ginawang pag-aral na ito. Nawa po yung nakinabang kayo at nawa po yung na-bless kayo. At muli po, inaanyayan ko po kayo, pakishare niyo po ang pag-aaral na ito upang makinabang ang inyong mga kaibigan, mga mahal sa buhay. At nawa po ay patuloy namin kayong makasama sa mga susunod pang pag-aaral. Muli po, maraming salamat sa mga nananalangin, sa mga sumusuporta sa ating gawain ito. Magkita-kita po tayong muli sa susunod.